Magandang umaga. Ako po si Bitag Dean. Kasama ko ngayon si Bitag Tunet at si Bitag Kate. Kami po muna ang pansamantalang makakasama nyo dito sa hashtag Ipabitag Mo. So bago natin simulan yung pag-iimbestiga, no? Pasalamatan muna natin yung mga tumutulong sa atin dito sa Bitag, no? Ang aming mga partners sa public service. Panoorin muna natin to. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Dinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Dinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ibabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Pingping's lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of caffeine. So ayan po, maraming salamat po sa mga sponsors na patuloy pong nakikipagtulungan sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Para sa inyong mga reklamo at sumbong, bukas ang aming Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kami po ay matatagpuan sa Ritual Center 102 Timog Avenue, Quezon City. Anumang problema, reklamo, sumbong, bibigyan ng agarang aksyon at susolusyonan ng nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan po ni Bitag Ben Tulfo, ito ang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Lasinggerong tatay, kinukulong daw ng anak para hindi makainom ng alak. Pangarap na tour sa Hong Kong Disneyland na purnada, travel agency ayaw daw i-refund ang pera. Pinay sa bansang Malta, nag-alok ng trabaho. Higit 500,000 pesos ginastos ng mga nagre-reklamo. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Okay, para sa ating unang sumbong, ay ang sabi niya ay pinagkaitan daw siya ng karapatan. Yan ang reklamo ng 65 years old na amang si Charito Paner mula Santa Maria, Bulacan. Ang kanyang sumbong, ikinukulong raw siya ng kanyang anak at hindi pinapalabas ng bahay. Bakit kaya? Ang gusto lamang daw ni tatay, Charito, ang payagan siyang magtoma kasama ang kanyang mga kainuman. Kaya naman si tatay Charito, minsan na raw lumaya sa bahay dahil sa labis na tampo at sama ng loob. Ang detalye ng kanyang sumbong, panoorin. Ako po si Charito Paner, lumapit dito sa hashtag Ipabitag Mo dahil sa kadahilanan na ako ay pinagtatabuyan ng aking mga anak dahil wala daw akong tigil sa kainom. Sabi ko naman sa kanila, pabayaan na lang ninyo ako kasi doon ako masaya, doon ko dadalhin ng aking sarili. Hindi naman ako nananakit ng aking kapwa. Oo, alam kong concern. Pero yung ganang sa akin naman, pagka-concern ang isang anak, sana hindi nila ikinukulong ako. Dahil ako, palaunis ako, palabiro, hindi lang ako nagpapalata na masama ang loob ko. Ang gusto kong mangyari ay magkaayos kami ng mga anak ko. Sana yung galit nila, alisin na nila. Huwag silang magtanim ng galit sa puso dahil hindi maganda yon. Basta mahalin nila ako, mamahalin ko sila ng higit pa sa buhay ko. Yun lang. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Makakasama po natin ngayon ng live sa ating studio si Tatay Charito Paner. Magandang araw po sa inyo, Tatay. Magandang
araw din sa kanya. Good morning, Tay. Good morning, Tatay. Kamusta naman kayo, Tay? Okay lang. Mm. Siguro bago natin siya interviewin, narito muna yung ilang detalye na ibinahagi sa atin ni Tatay. So, November 2023, mula Batangas City, tumira si Tatay Charito sa bahay ng kanyang anak na si Helen sa Santa Maria, Bulacan. Ayon kay Tatay Charito, madalas daw siyang ikinukulong sa bahay ng kanyang anak upang pigilan uminom ng alak dahil maingay raw siya kapag nakakainom. Halos buong maghapon daw siyang nakakulong sa bahay dahil nagagalit ang anak niya sa tuwing sinusubukan niyang lumabas. December 2023, tumakas daw si Tatay Charito sa bahay at pumunta sa kanyang pamangkin sa Antipolo dahil sa labis na sama ng loob. So, matanong ko, Tatay, ikaw ay kinukulong. Paano kinukulong? Kinakandado ka po ba sa inyong kwarto? Hindi naman sa kwarto, kundi di bahay. May gityan, wala kang lalabasan doon. Yun ang kinakandado. Yun ang kinakandado. Na. So talagang araw-araw po, hindi ka nakakalabas ng bahay. Kumbaga dapat sa loob ka lang. Ano pong dahilan? Bakit kinakandado yung gate? Ayaw nila nung nabarik yata ko. Nabarik. Hindi, doon ako masaya eh, di ba? Pero kinukumpirma nyo ba, Tatay, na mahilig talaga kayong uminom? Totoo ba yun? Na kayo talaga ay palainom? Oh, kung gaano kadalas Tatay uminom? Gaano ka kadalas uminom? Sa isang araw, pag kayong medyo masama ang panlasa ko, tatlong butilaan, tama na yun. Tatlong bote sa isang araw? Akala ko sa isang upuan eh. Hindi. Pero Tatay, matanong ko lang, no, sino ba yung kasama niyo sa loob ng bahay? Si Rachel. Sino po yun? Sino si Rachel po? Yung bunso ko. Bunsong anak mo. Yun ang nagkukulong sa akin sa bahay. Ilan yung anak mo, Tay? Ilan yung anak mo? Yung anak nung asawa ko, bale apat. Anak mo rin yun, Tatay? Paanong anak ng asawa? Pangalawang asawa niyo na po ito? Hindi. Yun ang una kong asawa na sumama din sa may asawa nung nasa Qatar pa sila. Ah, hindi. Ay, yung anak tayo, pag-usapan natin yung anak mo. Sige. Yung anak niyo po, ilan yung anak niyo? Bale, apat yung naging anak namin. Apat. At isa doon, si Rachel, yung nagkukulong po sa inyo na sinasabi ninyo. Yes. Paano po ba kayo kinukulong, Tay? Baka naman kasi concern lang sa inyo, kaya po hindi kayo pinalalabas. O baka madalas din po yung pag-inom ninyo. Kaya gusto ng anak mo eh. Eh kami naman yung kabandin mo, hindi lang yung puro tropa mo. Hindi kaya ganun, Tay? Gusto ko kasi nung marami ko bang nakakahalubilong may yung mga nainom gawa ng ang pinakakuha ko sa akin buhay, yung mag, halimbawa, na magkukwento sila ng prince. May prince din ako na matindi ang sakit. So, ginagawa ko ng paraan na, yan mo, bukas pupuntaan ko sa kanila. Wala ka akong bayad dyan. Magbabayad lang sila piso ang isang ulo. Tama na yung piso. Mayaman ako nun yung piso. Sige, Tatay. So, dahil nga itong problema mo eh, bilang ama nga, no? So, siguro mas maganda makausap din natin si Sir Ben Tulfo. Actually, nasa kabilang linya si Sir Ben para makausap ninyo hinggil sa problema nyo. Okay, so magandang umaga po, Sir Ben. Magandang umaga, ano? And una sa lahat, para paalam natin sa mga nanonood, marami nang lakad si Bitag ngayon. So, expect na most of the time, nawawala tayo, pero tumatawag tayo rito para doon sa mga lumalapit. Dahil pareho nitong araw ngayon, maraming ilan sa labas at medyo sa loob na. So, going dito kay Tatay, ang Bitag is pro-family. Una sa lahat, gusto natin sa pamilya, nagkakaayos para maintindihan ni Tatay, at ayaw natin pinag-aaway-away, hinahati. Mas magandang magtatama lagi ang pamilya dahil ang pamilya ay napakahalaga sa lipunan. Kapag walang pamilya, anong klaseng lipunan na tayo? Magmumula sa magulang, sa mga anak yan. Importante yan, the basic structure. Para kay Tatay, para hindi lang naintindihan ni Tatay na mahal siya ng mga anak niya. Partikular yung bunso na pinakikinggan ko kanina na parang hindi naman kinukulong. Medyo sinasara lang yung gate.
baka yung pagmamahal nila na parang huwag mapahamak si tatay kasi mulang galing probinsya si tatay. Pero pangalawa, kung ako'y, kung tamang pagkarinig ko, puro mga babaeng anak niya. Tanong nyo lang kay tatay, kay Pang Charito. Mga babae po ba tay, ang mga anak po tay? Yung panganay ko, babae. Sumunod, si Richard, si Idrito, Rachel. Yung si Rachel tay, yung kasama mo sa loob ng bahay, babae po yun. Oo. So may mga apo ka po dun, babae po? Meron, mga dalaga na. Mga dalagang apo, sir. Siguro para maintindihan ni tatay, yung pag-alala ng kanyang anak na maaaring gusto ni tatay, yung malaya siya uminom. Wala namang masama kung umiinom. Pareho niya sabi ni tatay, basta wag lang ilagay yung inom niya sa tiyan lang, wag sa ulo. Kasi pag medyo tinatamaan ang spirito ng alak, siguro baka iniisip ng mga anak niya, pag nasa labas ni si tatay, baka mapahamak. O di naman kaya kung ano mangyari, lalo na pag sa gabi or medyo pagsapit ng dilim, siguro nakikita ng mga anak yung panganib. Yun lang. Di kaya, ano mo kay tatay? Tatay, ganun kaya ang tingin sa'yo? Ay, mapanganib sa labas. Ayaw nilang nabang lasing ka o nakainom ka. Baka makursunatahan po kayo. Di kaya, tatay? Hindi naman kinukursunada ako ng mga yung mga tao, gawin ng ako naman, pag nakakain ng mabait ako, maganda akong makisama. Okay. Ganun lang sa ako. Sige. Okay, kung ganun tayo, nakita ako, siguro, bakit hindi ka nalang bumili ng, beer ba yan, ang iniinom mo sa loob ng bahay mo, uminom ka lang sarili mo, huwag ka na maghanap ng kainuman mo, kung talagang anak naman ang hinahanap mo, hindi mo na kailangan lumabas pa ng bahay. Sa loob na lang bahay, pwede ka nang uminom. Everybody happy. Happy ka na rin. Happy rin mga anak mo. Hindi nag-aanap ng kainuman mo dyan. Pagkaalam ko, mukhang hindi ka naman talaga lokal sa lugar. Sige, tay. So, okay yun. Pwede rin namang gano'n. Sa loob na lang ng bahay. Ayun. Hindi mo sabihin doon sa bunso na kapatid na anak niyo o di kayo sa mga anak niyo na para huwag naman ako, malibang ako, at nakikita niyo ako habang umiinom, total hindi ka naman nagwawala. Pag nakainom, masaya ka. Siguro, inom-inom ka, nasunod ka ng TV, baka masayahan yung mga anak mo, at least hindi silang gaalala sa'yo. Hindi kaya? Kung sila ipapayag ng ganun po, okay lang sa akin. Walang problema sa akin. Sigurado papayag sila sa'yo, kasi hindi ka una-una ama ka. Papayag sila kasi una, sa loob ka ng bahay. Pangalawa, hindi sila mag-aalala. Pangatlo, wala yung naiisip na baka ako nang mangyari. Alam mo naman tayo, sa lugar na kuminsan, pagsapit ng dilim, hindi na nakakasiguro na upos na tahan at pag-imutso natin iba dyan. Hindi na mimili kung matanda, bata, o ang mga kasarian. Mas maganda, sa loob ka ng bahay. Kausapin mo lang siguro tayo itong mga anak mo, busong sa patidaw, anak mo, para medyo safe. At least naman, pangatag ng loob nila, nakikita ka. Huwag ka na mag-ano, imbita ng kung sino yung mga kainuman sa labas. At saka sa ayos nyo kasi tayo, tingin ko. Bukang hindi pa kayo sa edad ninyo, sa gets up mo lang eh. Kita mo mo. Jeff Rocks, wala naman yung biruan. Oo. Kaya pag, ako nga, iniisip ko nga eh. Nang araw, gagayahin kita dyan eh. Ganda yung getas mong tarap kita. Hindi, wala pong makakagaya ng nagawa ko po. Hindi naman, yung bandana mo tayo ay maganda. May matching doon sa suit mo. Papalitan ko ng iba. Ay, meron sa extra. Hindi, humahanga ko tayo. Sabihin, nakakabata kasing tingin eh. Alin? Parang yung ayos niyo. Long hair pala siya, Sir Ben. Long hair po. Nakatali na po. Hanga ako, sabi ko. Baka pwede ko magaya yung style niya paglabas ko, nakapandaan ako. Nagpalit pa siya, sir. Nagpalit pa siya, sir. May iba pa. Smile ka, tatay, para makita ka ni Sir Ben. May iba pa. Pagpapapapapita mo nga. Ano lang? Saan kaya nakakabili niyan, tay? Saan daw po nakakabili? Ay, aring isang ari, may nagbigay sa akin. Hindi ko matandaan kung saan ibinigay. Pero aring isa,
ere, sadyang bili nung aking bunso ni Rizel. Oh. Ah, bigay ng bunso ng anak. Sabi ko na nga ba eh. Oh. O, di yung, kayo ba tayo may napupusuan pa? Ano yung... Ay, sa akin, wala na ang kung sa akin. Gusto ko lang, mahalin lang yung mga anak ko. Ganun lang. Eh, yun, maganda yan. Pray, mahal mo mga anak mo, mahal ka rin. Nakikita ko, nag-aalala sila sa iyo. May mga mga anak na sa alawahan, wala silang kialam kung matulog sa palya yung kanilang mga magulang, pinalalayas, pinababayaan. Nakikita namin yan kahit ipagtanong po pa dyan sa mga kasamahan namin, sila Tim, sila... at saka si Tatum. Marami kaming kuminsan nakikita na inaabuso ng mga anak ng mga magulang walang galang. Kinasalawahan. E sa'yo, mahal ka. Nakita mo mahal ka ng mga anak mo. E napakaswerte mo. Maganda siguro pagpapalaki sa'yo. Pagpapalaki nyo sa kanila. Kaya medyo ang supli nila sa'yo. Protective sila sa'yo. Hindi yun ang kwan eh, kundi lumaki yung mga bata na hindi ako kasama nila. Sabi nga nung ni Edrito, wag na ninyo ikang kwan si Papa, total lumaki tayo na hindi natin siya kasama, pabayaan na natin siya. Sarap pakinggan eh. Ganoon po man, kahit yan, mukha ang sinabi mo, hindi ka lumaki sa kanila, pero nandoon pa rin ang pagmamahal. Pero nga iba dyan eh, pumupunta sa amin eh. Palibhasa, hindi lumaki sa kanyang anak niya, OFW. Sinasalawahan. O sa iyo, mahal ka. Hindi mo ba napapansin yung tayo sa mga anak mo? Wala akong nararamdaman eh. Ang nararamdaman mo dito, pero pag puno yung tiyan mo ng alap, nararamdaman pagmamahal nila. Pag medyo nakatoma ka, medyo ramdam mo ang pagmamahal nila. Pag kayo nga, Kwan, ramdam ko naman. Pag nakainom ka. Pero hindi totoo yung nararamdaman ko sa kanila. Nagsasabi lang naman ako ng pawang katotohanan. Mahal mo ba mga anak mo? Oo naman, oh. Higit pa ako sa buhay ko ang pagmamahal ko sa kanila. Nararamdaman mo bang pagmamahal ng mga anak mo pag-aalala okay. sa'yo? Wala akong nararamdaman. Nanunood kaya sa atin ang mga anak mo? Parang nakikita ko, nagsisentimiento ka. Hindi ko alam. Sir Ben, actually nasa kabilang linya po ngayon yung anak ni tatay na si Miss Helen. Una, linawin muna natin bago natin tanggapin ang tawag. Layunin natin pagayusin ang mga pamilya, hindi sila takot-takotakin. Ayaw ko mismo mga salot ng mga kung meron man tayong naiambag, hindi para guluhin pagkos iniintindi magkabilang panig. So, ayaw kong pumunta na sabihin ng panganak ni tatay, nagpapitag ka pa. Ayaw naman natin maging sanghitayan ng kaguluhan at dahil lumapit si tatay, iniintindi natin pareho. Wala si tayo rito. So, pro-family tayo rito. Hindi natin iniinsulto. Alam mo, may generational gap siguro ang magulang. Medyo ibang generasyon. Iba nag-isip. Iba rin yung sitwasyon ng generasyon ng mga bata. So, kinukonek lang natin. Mas maganda. O sige, kausapin niyo kung andyan yung sino man yung anak ni tatay. Hello, Miss Helen. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Opo. Ma'am Helen, naka-live po tayo ngayon sa IBC okay, 13, CLTV 36 at sa aming mga social media platforms po. So, Ma'am Helen, nandito po ngayon sa aming studio ngayon si tatay. So, baka gusto niyo pong kausapin si tatay. Eh, naririnig niyo naman po ata kanina yung pinag-uusapan nila ni Sir Ben. Ano po? Opo, sir. Ma'am Helen, ano po ba yung ano yung sitwasyon ni tatay, no? Bakit po? Alam naman namin na concerned lang po kayo sa ama ninyo, syempre po. So pwede niyo po ba kaming kwentuhan lang yung sa sitwasyon po ni tatay? Bakit po ganun? Si Papa po, ano po 'yan? Bago po 'yan magpunta dito sa Bulacan, November 10 may ano po siya sa ano sa Batangas, hindi ko na po sasabihin ano. Okay po. Tapos po nung ano po nung nakaano po siya, nakalabas po siya ng November 17 na pag-usapan po naming magkakapatid
na pati po yung anak niya sa Batangas na dito muna si Papa sa amin kasi nga ano na si Papa diyan sa Batangas pa, na ano na yung mga tao kasi nga nanggugulo nga, ganito, ganun po. Mm-hmm. Di po napag-usapan po namin na ano, dito na lang po pumirmi sa Batangas. At palipat-lipat po siya ng Aurora kung saan po sa aming apat na magkakapatid. Okay po. Tapos po, edi 3 days po siya dito nag-stay, hindi naman po siya umiinom. Hindi, kasi sabi namin sa kanya, pa, kukunin ka namin dyan sa Batangas. Pero, kung hanggat maaari, pwede bang huwag kang iinom? Kasi kapag ikaw ay nakakainom, kung ano-ano yung nasasabi mo na hindi magaganda, nag-aamok, ganun, eh puro babae po sir yung mga nandito, yung mga apo niya, mga dalaga na, yung maliliit niyang apo, ano yung ipapakita niya sa mga apo niya? Eh sa aming mga anak, talagang tinanggap na namin na ganun siya. Eh yung mga apo niya, ipakikita niyang ganun. Kaya pinag-usapan namin siya na huwag siyang iinom. Eh di opo naman daw, pumayag siya. Ngayon po, 3 days siya dito sa Bulacan. Nung 3 days niya, naman po yung isa kong kapatid, si Richard, na papuntahin ng Aurora nang naiinip po dito at hindi nga nakakabarek at gusto niyang bumarek. Eh di, ang ginawa po nung kapatid kong bunso, inanuhan po na pamasahe, dun muna siya sa Aurora habang hindi pa yung hearing sa Batangas. Eh, hindi rin po nagtagal ng Aurora, eh dinabarik nga po. Eh nagkaroon din po sila ng kapatid ko ng di anong pagkakaintindihan at lasing nga. Eh, pinauwi na naman po namin dito sa Aurora, sa Bulacan. Pag uwi po dito sa Bulacan, kinabukasan po, sinundo po ng pamangkin. Ang sabi po namin sa pamangkin, si Papa ay wag na wag niyong painumin ng alak. At pag yan ay nakakainom, kung ano-ano yung sinasabi niyan. Okay po. Eh, apo. Ma'am Helen, naiintindihan po namin, no? Tatay, apo. Yun naman pala yung rason. Hindi ka naman nila pinagkakaita ng karapatan na gawin yung gusto mo. Pero kasi, ang sabi ni Ma'am Helen, puro bata, babae yung nasa bahay. At kung ikaw ay nakakainom daw, sinasaniban ka daw ng espiritu ng alak. At kung ano-ano yung nagagawa at nasasabi mo. Hindi naman. Wala namang ganun. Ako yung sadyang nagbebirulaan doon sa mga apo ko. Baka kasi tatay, hindi nyo na alam yung nagagawa o nasasabi nyo sa tuwing kayo ay nakakainom. Kaya hindi nyo alam kung ano yung tama yung nangyayari. Nasabi ko. Hindi pwedeng magkamali ako. Eh kasi sila, nakikita nila. Yung mga bata, ayaw daw nakikita. No? Okay lang. Si yung anak nyo naman po, tatay, si Ma'am Helen, eh concerned lang naman. Hindi lang sa inyo, pati rin sa kanyang mga anak, sa mga bata. So, mahal ka ng anak mo, huwag mong isipin na hindi ka niya, kumbaga pinagkakaitan ka ng karapatan na, na gawin yung mga gusto mo. So baka nagkakaroon lang kayo ng misunderstanding, kumbaga. Diba tay? Saka ano? Kausapin. Ma'am Helen, baka gusto niyo pong makausap si tatay Charito. Opo, nandito siya ngayon. Tulad po ng sabi ni Sir Ben, Ma'am Helen, gusto natin makabuti, ayaw natin makasama sa pamilya nyo. Kaya baka pwedeng mag-usap po kayo ng tatay nyo. Tatay, pakinggan mo si Ma'am Helen, ha? Pa, alam mo, simula sa pulma na mahal ka namin. Pero, ang tanong ko lang sa'yo pa, bakit? Anong pagkukulang namin sa'yo? Lahat ginawa namin sa'yo. Ninawa ka namin, lahat-lahat binigay namin sa'yo. Hindi namin inintindi yung nakaraan. Basta ang tinitingnan namin yung ngayon kasi nga may edad ka na. Bakit tumantong tayo sa ganito pa? Ang pinagbabawal lang namin sa'yo, sana tigilan mo yung pag-inom. Kasi nga iba yung nagiging ano ng utak mo pag nakakainom ka. Alam mo ba pang ang mga bata na may phobia na? Pag nakikita ka, nagtatago sila sa kwarto. Lalo na yung bunso. Na 10 taon, kung ano-ano pinagsasabi mo. Yun lang naman pa yung hiniling namin sa iyo eh. Yung pag-inom mo. Yun lang. Okay po. Ma'am Helen, sa kabilang linya po, si Sir Ben, no? May gusto po siyang sabihin sa inyong mag-ama po. Sir Ben? Tinawin natin, ang programa ng ipabibag mo, lalo na kay Ben Tulfo, ang trabaho natin pag-ayusin ang pamilya, intindihin kung anong mga sitwasyon. Ako minsan, hindi lang na nakakaabot yung tamang punto de vista ng ama-anak.
tama. Pero tatanong ko muna sa iyo, Helen, huwag mo nang sabihin ang detalye. May nabanggit ka kanina sa Batangas, galing si tatay doon sa Batangas. Ganun ba? Sir. Nang galing siya sa Batangas na hindi mo hinano, parang sinabi mo kalalabas lang. Opo. Yun bang kalalabas lang, may ibig sabihin noon? Ay, hindi naman kaya, gawing detalye. Sir, ang ibig sabihin, kaya, lalabas na. Kaya po namin siya pinauwi dito para po malayo po siya sa Batangas. Iniiwas din po namin siya kasi nga ama po namin siya. Kami din po ang mag-iintindi po sa kanya. Naintindihan ko, Helen. Yung kalalabas lang ba, ibig sabihin kalalaya lang? Opo, sir. Okay, sige. Ganito na lang. Kasi iniintindi ko, binabasa ko yung mga sinasabi mo. Okay. So, kung si tatay kalalabas lang at gusto niyang iiwas siya, pero parang sinasabi mo may hearing pang magaganap. Apo. Alright. So may hearing pang magaganap kay tatay dahil kalalabas niya lang. Ano po, panibagong hearing ito? Ano pa lang po yun, yung simula pa lang po nung nag-ano sa kanya, sir. Simulang hearing pa lang po, unang hearing. Okay. Unang hearing. Pero ang sinabi mong kalalabas lang, as in kalalaya lang. Opo, kasi ano po eh. Opo, ganun nga, palalaya lang. Okay, naintindihan ko na. Gusto kong bigyan kayo ng privado. Naintindihan naman natin kung minsan kahit na matinong tao nagkakaproblema, no? So, ito na lang. Kaya kay tatay, parang nakikita ko kung kanino siya pumupunta sa mga anak niya. Mahal naman ninyo, parang magkakaisa kayo. Na medyo papuntahin si tatay. Pero hindi ba dapat, kung nanduhi siya sa Batangas, nagkakaroon ng hearing sa Batangas, pero parang palibot-libot siya, dapat maintindihin niya, makaabot agad sa kanya, kaysa naman pinupunta niya sa lugar ninyo. At kung sino naman yung kapatid niya sa Batangas, siya muna ang titingin, kasi anytime pag pinatawag siya, hindi tatanaw na baka sabihin kung saan siya pumupunta. At pagpunta niya sa iba't ibang lugar, tatanawin na parang lumalayo o tumatakas. Kung hindi naman tumatakas, ayaw siyang matuntun. Baka ganun ang tingin ng iba. Lalo na yung kasi po, sir, ayaw niya pong pumirmi ng Batangas eh. O kung ayaw niya pumirmi sa Batangas, paano pag tinatawag na siya sa panghearing? Masakas na, ano yun? Yun na po yung sinasabi namin din sa kanya. Okay, ganito na lang, Tay. Kakausapin ko si tatay. Mang Charito. Narinig mo ako, Mang Charito? Oo. Mas maganda siguro, Tay, ano? Ganito na lang. Kung akong tatanungin mo, dahil kami naman sanay dito sa bagay na to, siguraduhin muna natin kung saan ka kailangan, pag tinatawag ka, nandoon ka. Kasi kung nanunood sa atin dito, yung mga iba dyan sa Batangas, at sabi nga nang kalalabas mo lang. Kung saan man yung kalalabas mo, kalalaya mo lang. Kinakailangan, nakikita ka dun sa lugar na yon, baka isipin nila, naglalayo ka, na ayaw mo nang, well, tumugon sa kanilang tawag, baka lalo kang makukompromiso. Baka lalo kang magkaroon ng problema. At hindi magandang umiinom ka sa labas na mga lugar na pinupuntahan mo, baka masilip ka ng barangay, aalamin kung saan ang galing. Pagkatapos makita nila yung pinanggalingan mo, i-report ka, hindi nila magugustuhan. Parang lumalabas, kaya ka dyan sa mga lugar na yan na pinupuntahan mo, parang nagtatago ka. Naintindihan mo to, Tay. Hindi na pamilyang pinag-uusapan, katakanan muna si Bitag ang kausap mo. Nakikita ko kasi, Tay, baka yung mga alagad ng bakas, nakamonitor sa atin, wala namang problema, nasa labas ka. Pero kinakailangan, meron ka pang tutugunan na patawag, nandoon ka rin. Apo. Kasi baka ngayon, napapanood nila dito sa Bitag, magugulat na lang tayo, baka ma-issuehan ka ng patawag at may patawag na napanawin na parang tumakatas ka, kilala ka. So, ang aking pakiusap, ako'y nakikiusap lang naman. Sige po. Sa kapakanan mo to at sa pag-aalal ng mga anak mo, huwag ka munang pumunta kung saan-saan. Huwag kang pumunta ng Bulacan, Aurora, kung saan ka nang galing. Manatili ka muna sa anak mo. At doon ka muna. Anytime na may patawag, makatugon ka agad. Kasi baka mamaya, pinatawag ka kung saan-saan ka. Medyo hindi ka nakarating. Itatanawin yan ang parang iiwas ka. Okay, Charito.
mas maganda bumalik ka sa Batangas. Kung saan kailangan mo doon hanggang hindi pa tapos yung kompromiso o anumang mga paagay na dapat ayusin mo. Dadating naman ako sa oras ng hearing namin. Kung ganun tayo, mas maganda. Kasi baka mamaya, kung ikay naman masilip ng iba, medyo magiging curious sila. Baka mamaya, ipabiyay ka, tanungin kung saan ka nang galing. Pagkatas makita na ikaw hindi taga roon, bagong salta ka. E baka mamaya may dumating na mga alagad na batas. O kunyari, simple lang naman ang pag-iinom mo at medyo nagwawala ka. Hindi ka nga nananakit. Pero sa mga pananalita mo, baka doon ka madali. At saka tay, kung nagsasabi sa iyo, bumunta ka sa huwag kang gagamit ng mga masasakit na salita sa mga apo mo dahil hindi ka maintindihan mga apo mo kasi mga dalagita yan. Mm. Sa mga anak mo, maintindihan ka dahil mga anak mo sila, atay ka. Sa mga apo, hindi magandang ehemplo. Mag-iiwan ka ng eklat sa kalang damdamin. So, iba yung pakikitungo mo sa mga henerasyon mo. Iba naman yung henerasyon ng mga anak mo. Eh, tatlong henerasyon, pangapo mo, pag nasaktan mo. Eh, hindi maganda yun, tay. Okay. Okay? Isipin mo, kung mahal mo mga anak mo, mahalin mo rin yung mga apo mo. Eh, mga apo mo, pag hindi ka naintindihan, mahal ka nga ng mga anak mo, puisit naman sa mga apo mo, magkakaroon tayong problema dito. Ako'y nakikiusap lang sa'yo, pagbibigay linaw. Wow. Okay ba sa'yo? Huwag naman sana sumama ang loob mo. Ay, hindi naman, no. Hindi marunong sumama ang kalubang ko. Okay. Helen, ano sa palagay mo? Ano, maraming salamat po. Pa, maraming salamat. Kung okay, kayo po ay makikinig kay Sir, tol po. Sige, Helen. Tulad ng sinabi namin sa inyo, pro-family kami. Mm-hmm. Ang pamilya, pinagsasama-sama, hindi winawatak-watak. Hindi namin trabaho na pakialaman ang mga buhay-buhay sa loob ng pamilya. Dito pinakinggan namin si tatay. Nakakala namin ay nagsasentinyan po lamang, hindi ka nagkakaintindihan. Pero dito sa programa ay may nakita kami na kung ano yung privado, mananatiling privado. Ay, hindi namin isa sa publiko. So, siguro, Tay at Helen, saan ka ba nakatira, Helen? Diyan ba nakatira sa tatay? Sa Bulacan po, sir. Bulacan po. Si tatay nasa pangangalaga mo. Ano po, sa Batangas po siya. Ay, sa Pasig po siya, sa isang pamangkin niya po yata. Pero ngayon, saan siya nakapira ngayon? Sa Pasig po yata, sa sir. Kasi naging may message po ako doon sa ano, sa pamangkin niya. Antipolo. Doon sa apo ko. Charito, Mang Charito. Po. Eh, mahirap po yung patalon tayo. Talon kayo na parang tipaklong. Kung saan kayo napupunta. Ay, hindi po. Ay, hindi po. Ang gusto ko naman, no, makita ko yung mga apo ko. Dahil nung una ko silang makita, maliliit pa. Ay, ngayon naman, mga binata na sila. Pa, okay naman yun. Hindi ka namin pinagkakaitan. Kaya okay, may pakiusap kami. Salamat. Mag-iingat tayo pa ng mga sinasabing pinipitiwa nating salita. Oh. Na maaaring sa salita natin biro o walang laman. Pero sa mga henerasyon na mga apo, okay po. Imabigat yun para sa kanila. Hindi na maintindihan yung henerasyon mo. Pero pakiusap ko pa, huwag na po kayo kung saan pumupunta. Mas magandang talaga Batangas kayo. Doon na lang siguro muna. Hanggat matapos yung ano man yung dapat na nandun ka. Kasi baka mamaya makita ng mga kung sino man yung magpapatawag sa'yo. Parang tinatanaw na parang lumalayo ka or ayaw mo doon. Baka naman, sa iba naman, aalamin nila kung saan ka nang galing at pagkatapos may makakalkal sila, i-report ka. Mas maganda siguro kung doon muna ito dahil wala namang asama. Mas maganda kung akong tatanungin mo, bumalik ka na lang muna sa Batangas, doon sa anak mo, para kung sakaling ipatawag ka, nandoon ka lang. At saka, kung nanunod man sa atin mga alagad ng batas, kung sino man otoridad na unyari kay pag medyo kinakailangan, at least nalaman na namin para hindi ka malagay sa alanganin. Opo. Okay ba sa'yo pa? Okay lamang po. So, okay sa'yo na bumalik ka muna sa Batangas? Ang kinatatakutan ko na bumalik ako ng Batangas, baka mamaya,
Hindi ko alam, baka mamaya may bigla na lang bumaril sa akin. Isa din nung ipitin ko lang, yung mga ako niya lang ipitin ko. Sino bang tinutuloyan mo sa Batangas? Di, nung linggo ay ako'y galing doon sa anak ko. Doon sa... Ito lang, Tay. Tay, kinakailangan bumalik kayo sa Batangas. Huwag lang kayo maglalabas-labas hanggang hindi matapos yung patawag sa iyo. At least nandoon ka lang. Mm-hmm. Ngayon, kung ikay na sa Batangas, pag-alagala ka, eh, makukompromiso ka. Baka kung ano mangyari sa iyo. Naintindihan ko na, huwag na natin pag-usapan. Okay. Wala akong problema. Basta kayo. Okay, boom. Susundin ko po kayo. Okay, sige, salamat na lang, Charito. Pag natapos, okay lang. Eh, medyo, no problem. Wala na yung pag-aanap sa'yo, naman yung kailangan harapin mo. Eh, tsaka tayo mag-usap ka. Ngayon, wag muna, ha? Okay. Alright, sige. Wala akong problema, kayo pa. Ang hindi ko mapagbigyan. Ay, tunay namang salang-sala na ako. Okay, good. Ay, salamat. Ay, sige na lang, eh. Salamat, ha? Tunay yung anak mo. Sana pala, ako pala may isasabihin sa iyo, kung hindi naman nakakahiya. Oo. Kasi yung cellphone ko ay ninakaw sa Pasig, kaya ako'y walang cellphone ngayon. Baka naman pwede namang mag-request sa iyo. Ganito na lang, mag-usap na lang tayo dyan. Alam ko, maraming cellphone dyan sila, Tunet. Oy! Sabi mo, wala ka ha! Friends, ha? Anong tawag mo kay Ma'am Tunet? Ma'am. Marami tayo mga sita-sitato, may mga cellphone na mga nandyan lang yan. Para saan bang cellphone mo? May girlfriend ka ba? O, para saan daw po? Ay, wala naman, no? Para saan? Mga kaibigan o mga kaibigan. Okay. Dahil ako'y pala kaibigan no, eh. Online inuman na lang daw siya. Katulad daw ninyo, isa na rin kayo sa aking binibigyan ng pahalaga at kayo po ay prince ko po bilang pag-compo sa iyo. Ganyan lamang po ako. Ako kaibigan mo, pero paano naman yung mga kaibigan mo? Ay, wala akong kaibigan ako. Ako mga kaibigan lang, ha? Okay. Sige pa. Usap pa yun mamaya. Babalik ako dyan para pagdating ko mag-uusap tayo. Kausapin mo muna si Tirito. Pasalamat ka muna. Medyo ito'y gagawin ko muna oportunidad na mag-uusap ka. Hindi pag-uusap ka sa si anak mo. Helen, sir. Ah, si Helen. Usapin muna daw po yung anak na po. Pasalamat kay Ma'am Helen. Usapin mo si Helen. Oo, oh, Nineng. Hello pa. Oh. Alam mo namang mahal na mahal ka namin. Mm. Oh, sana naman. Sana all. Palipat-lipat at sana makinig ka. Oh, pinakikinggan ko naman kayo. Masama, hindi ko kayo pinakikinggan. Basta ako'y palayain ninyo. Yung laya ba na... Hindi ka naman pa namin kinukulo. Pag sinabi ninyo, pa, huwag na munang kuhan ng alak. Gagawin ko para sa inyo. Ganyan ko kayo kamahal eh. Salamat. Salamat pa. Sa buhay ko ang pagmamahal ko sa inyo. Salamat. Ano pag ang pag-aawayan natin? Wala naman tayo pang pinag-aawayan. Alam mo namang mahal ka at namin. At kayo, kamukha nung ginawa sa akin ni Richard na pinagmura ako, ginawa akong tanga, sira ulo. Oh. Ay, wag na. Pinagtatawad ko na. Ayan. Para walang problema. Time out. Okay na muna. Tsaka na lang tayo mag-uusapan yan. Hindi pagkakaintindihan. Pangit pakinggan sa ere. Opo, sige po. Boss Charito. Opo. Huwag muna kung kaibigan mo naman ako eh. Pambihira. Okay, then. Huwag mo nang sabihin sa ere. Tsaka na lang sa privado. Huwag sa ere, ha? Okay? Basta okay na sila. Okay po, okay po. Kaya na lang siguro. Sige, maraming salamat. Salamat. Okay, ako'y babalik na maya. Bitag. Okay. I love you sa inyong mga staff. Sa inyong lahat, patuloy kayong gabay ng mahal na Panginoon. Yun lang. Okay. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, sir. Opo, tatay, ha? So, I hope, no, yung mga napag-usapan, eh, talagang isinapuso ninyo, ha? Okay na po. So, sana lang, hindi kayo lasing, eh. Baka paglasing kayo ngayon, mamayan, ano na, eh, malimutan nyo. Maganda today. Maraming salamat. Ay, ganun ka rin. At ganun ka rin. Baka sabihin mo, eh, ba't sila lang? Si ako hindi kasama. Talaga. I-share lang natin na tuwing si tatay nasa, ano po namin, nasa studio namin or nasa action center namin, lahat po kami napapatawa niya. Eh, talaga nakikita naman po namin na mabuti yung kalooban niya. Tulad happy, niya. Happy, happy. Oh, yan, pag kayo nababanggit ko, sabi ko, yung kakong mga nasa Bitag,
ay ngayon kakong ako'y pabalik-balik na, ay marami na kakong nakakilala sa akin. Lahat sila ay kaibigan ko, mga friends. Mga friends, my friends. Doon mo makikita si tatay na pala kaibigan talaga. Tama po. Ayun. So, tay, mamaya usap na lang ulit tayo sa kasi Sir Ben mamaya pagdating niya. No problem. Okay. Okay, ayan. So, happy po, na. Oh, happy-happy na tayo. Kumbaga. Lord, thank you. Thank you, Lord. Ayan. Sige. Thank you, Lord. Okay. Lord. So, yun po. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo. May tatak. Tatak Bitag. Tatak Bentulfo. Tatak hashtag ipabitag mo. Susunod. Pangarap na tour sa Hong Kong Disneyland na Purnada, travel agency ayaw daw i-refund ang pera. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ay para naman sa ating pangalawang sumbong, 10 taong nagtrabaho bilang OFW sa Dubai si Retsi. Matagal na raw niyang gustong magbakasyon sa Hong Kong Disneyland at sa tulong ng kanyang German fiancé, ay matutupad na daw ito. Kaya naman agad nag-book si Retsi ng flight papuntang Hong Kong sa Red Panda Travel and Tours. Ngunit sa araw ng kanyang pag-alis, ay hinarang siya ng immigration. Ano kaya ang nangyari? Detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit ako sa hashtag ipabitag mo para idulog yung problema ko tungkol sa pagplano ko pong magbakasyon sa Hong Kong. Kaso sa rason na na-upload ako, nagpa-book ako ng ticket at saka hotel sa Red Panda Travel and Tourism. So ngayon, kaso na-upload ako, gusto ko sana kunin yung refund ko kahit sa ticket man lang kasi nag-email ako sa Cebu Pacific saka yung pamangkin ko rin, nag-asikaso doon, sabi niya ang pera andoon na daw sa Travel and Tourism sa Red Panda. Tapos itong Red Panda, palaging nag-ano sa akin, nag-send ng screenshot na wala pa daw yung pera. Ang dami-dami niyang mga rason, 4 to 6 months ganun, 2 to 3 months, 3 to 4 months. Pero dinideny niya na wala pa daw yung pera. Pero ang sabi ng pamangkin ko, auntie, andoon na yung pera. Ano mo lang doon sa Travel and sa Red Panda. Ang concern ko lang sana kahit may bigay lang naman niya yung pang-ticket ko para naman may pera ako na panggastos ko habang naghihintay po ako sa flight ko pa Dubai ulit. Sir Ben, sana'y matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama po natin ngayon ng live sa ating studio si Ma'am Retsi Nguho. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Retsi. Hello po. Magandang umaga, Ma'am. Good morning po sa inyo. Bago natin interviewin si Ma'am, siguro ito muna yung mga detalye na binagi niya sa atin. Taong 2023, umuwi galing Dubai si Ma'am Retsi sa Pilipinas upang makapagbakasyon. December 4, 2023 ay pinadalhan si Ma'am Retsi ng kanyang fiancé mula sa Germany ng 50,000 pesos para sana makapagbakasyon sa pangarap niyang Hong Kong Disneyland. November 28, 2023, nag-book si Ma'am Retsi ng flight sa Red Panda Travel and Tours para sa kanyang bakasyon at nagbayad ng 50,000 pesos. December 7 naman, flight na sana niya papuntang Hong Kong, ngunit hinarang daw siya ng immigration dahil wala daw siyang consistent bank statement at hindi taga Hong Kong ang kanyang sponsor. So, nitong Enero, January 2023, ayon kay Ma'am Retsi ay nakaprocess na daw ang kanyang refund ticket sa Cebu Pacific na nagkakahalaga ng 14,555 pesos. Ngunit ayon sa travel agency ay aabutin pa ng 2 to 3 months ang pagprocess ng kanyang refund. Ngayon, ang gusto lang daw ni Ma'am Retsi ay mabawi ang kanyang binayad sa Red Panda Travel and Tours. So, yun ang kanyang reklamo. Pero ang tanong dito, since nga kung na-offload siya, kung marirefund ba? Pero nangako naman daw ang Red Panda na on process na yung refund. But it will take 2 to 3 months. Kaya nga, sir, bakit matagal? Kasi andyan na daw yung pera, sabi ng pamangkin ko. Tapos, nung una sabi niya, 2 to 3 months. Tapos ngayon naman, 3 to 4 months. Ngayon naman, 3 months to 6 months. Sabi ko, parang palayo ka na. Tapos sabi ko sa kanya, ma'am, sabi ko sa kanila, inko, ako wala akong bank statement. Kakauwi ko lang ng Dubai, so yung pera ko, na-withdraw ko na lahat.
So wala akong bank statement. Paano ko ma-offload ako sa immigration? Sabi, hindi ma'am, hindi ka ma-offload ma'am. Kasi maraming customer namin, smooth naman ang ano, successful naman ang ano. Magdala ka lang ng cash. Di nagdala ko ng cash ng 91,000 pesos. Kasi yun ang pinadala ng fiancé ko. Sabi niya, kasya na yan ma'am. Wala kang problema ma'am kasi nakabuka sa amin, ganito ganun. Di pagdating ko sa ano, immigration, upload na nga. Ano pong dahilan? Bakit kayo na-upload? Wala daw ko bank statement. Okay. Tapos wala daw yung sponsor ko. Di ko daw kasama. Dapat daw kasama ko. Mm-hmm. Ang ano nila daw kasi human trafficking daw. Mm-hmm. Baka daw may human trafficking ako. Mm-hmm. Sabi ko, ma'am, kakauwi ko lang ng Dubai. Bakit ako mag-human trafficking doon? Mm-hmm. Hindi naman ako babalik doon sa Dubai. Pero are you currently employed, ma'am? May trabaho, po ba kayo? Ngayon, nag-apply ako ulit. Babalik sa Dubai. Nung araw po na hindi, or mga panahon kasi kauwi ko lang. Wala kang trabaho. Oh, wala po. Kaya wala ka rin na-provide na bank statement. Oh, wala po. And then, nung sinasabi po ng immigration sa inyo na wala ang sponsor nyo, anong ibig sabihin ng immigration nun? Sabi niya na dapat doon, doon daw yung sponsor mo kasi hindi daw pwede yun na ikaw lang doon magtutor. Ano daw gagawin ko? Sabi ko, sabi niya, dapat kasi may bank statement. Sabi ko sa kanya, ma'am, may pera ako. Anong kailangan sa bank statement? Apat na araw lang ako, ma'am, tatlong gabi. So, kailangan ano? Talaga, sabi niya, wala kaming pakialam kung 2 million yung pera mo or kung ano magkano yung dala mo. Basta, kailangan. Yan ang rules and regulation nila. Yes, tama naman po yun. Awareness naman po sa immigration, talagang ganun po yung mga requirements. Sinabi ko lang sa Red Panda, sabi ko sa kanila, tingnan mo, di ba tinanong kita? Hindi ba ako ma-upload? Kasi wala akong knowledge na papunta ng travel dyan kasi first time ko. Mm-hmm. Sinabi mo, ganito walang problema. Tapos, di ba, kami mga customer ninyo, dapat kami masatisfied sa ano niyo, dapat i-orient nyo kami na ito ma'am ha, itong ticket na to, itong sa Hong Kong na to, hindi na to pwede ma-refund. Itong ano ma'am, kung ma-offload ka, kung anong mangyari, hindi na pwede ito ma-refund. Wala siyang sinasabi sa akin, kung alam ko lang, hindi ko mag-ano. Okay, pero ma'am, dali, tanungin muna kita, no? Paano nyo po na ano tong Red Panda? Saan nyo nalaman? Saan nyo? Saan kasi pupunta ko dito sa Manila, ma'am. Kasi nag-apply ako. Tinatawag ako ng agency. Nag-apply ko ulit. Tapos may nakilala ako na born again Christian. Doon ako nakatira sa kanila. Itong born again Christian na kaibigan ko, siya nag-refer sa akin sa Red Panda. So na-endorse po sa inyo? Opo, oo. Sabi niya, ito dito kasi kami nakabook palagi. Ano po yung transaction ninyo? Online o may physical office? Online po. Kasi agusan sila ma'am eh. Ah, okay. So online. Opo, oo. So walang pagkakataon na ma-discuss ma'am, no? Nang one-on-one, hindi na ilatag kung ano yung mga requirements. Ay, nag-ono kami, nag-video call. Oo, nag-video call kami, nakausap pero ko siya. Pero ang ibig pong sabihin ay yung personal. Wala po. Ah, hindi nyo nakita naman. Oo. Pero para lang po maging klaro, ano po yung binook nyong package with red ano po? Panda. Red Panda. Nagtanong ako sa kanya. Sabi ko, sir, ano bang dapat sa akin kasi wala akong alam dyan. Sabi niya, may group daw. Sabi ko, saan ako mag-group? Di ba Cebu ako, tapos doon ko sa Agusan. Paano gagawin yun? Di sabi hindi, niya, ang ibig pong sabihin nun ay group tour. Kung baga kasama niyo po makasama. Ibang tourist, mag-iikot po kayo sa Hong Kong. Kaya ngayon nga, ano, kung ma'am, paano yung group na andun ako sa Cebu, paano, ano mangyayari? Di pupunta ako ng Agusan, ano ba yun, paano ba yun? Unang beses niyo po ba? Oo, kaya wala akong alam, ma'am. Ah, kaya sabi ko sa kanya, sabi niya, ay magsulo ka na lang ma'am, para walang problema. Okay. Kung nagsulo, di ang mahal, 43,000 ang ticket. Opo, kasi solo, ma'am. Oo, solo. Ikaw bahala po mag-create hawak mo yung itinerary. Hawak mo yung oras mo. Hawak mo yung ano. Unlike group, ma'am. Unlike group, ma'am, pagdating mo nang ano, may susundo sa inyo. Kaya nga, group mga tour guide kayo lahat doon. Lahat ng ano nyo, ay group. So, tama naman yung package na mag-solo ka kasi andun nga yung fiancé mo. Pero, ma'am, ano pong dahilan kung bakit kayo pupuntang Hong Kong? Kasi nga, di ba Christmas, sabi ng fiancé ko na ano kasi na ano nga ako doon sa agency namin din. Kasi palagi ako na ano ba, parang na-stress ako kasi palagi akong hindi nakapasa ng medical ba. Okay. Di, palagi daw ako may UTI, ganun. Di, sabi na, na-stress ako, sabi ng ano fiancé ko, sige punta ka doon sa Hong Kong, anuhin mo, ayoko bumalik sa Cebu. Kasi atras na sana ako sa ano agency. Okay. Sabi so, yun nga, bakasyon, trabaho, anong purpose mo sa Hong Kong? Bakasyon lang po, para i-unwind ko yung sarili kasi na-stress ako sa palaging UTI, ang laki na ng gastos namin. So, nandun po yung boyfriend nyo sa Hong Kong? Wala, sa Germany. Ah, so nasa Germany pa siya. So, dapat magkikita sana kayo sa Hong Kong? Ay, hindi, ma'am. Ikaw lang talaga. Ako lang isa. Bigyan lang ako niya ano ba, pa-unwind lang sa sarili ko, parang wala yung stress ko. Bakit hindi mo naman sinama yung ano mo, fiancé? Kaya siguro nasinip ka. Natrabaho kasi siya, sir eh. Wala. Kanina may nakita tayo mga pictures nung fiancé ni Ma'am Retsy. Ayan. Yan po yung German na fiancé. Opo, pumunta siya sa Dubai. Opo. Ah, okay po. Ano pong pangalan ni German national, Ma'am? Thomas Sauter. Thomas. Matagal Thomas. Na po kayo. 9 years. Okay, ma'am, no? Nandito si Sir Ben, no? Para kausapin ka hinggil sa problema mo. Sir Ben, magandang umaga po.
Yeah, magandang umaga, pinakikinggan mo nga namin na. At sige, kahit nagmamadali tayo, okay. Mm. Simple, yung sinasabi nitong si... tourist, kung tawagin. Yes, tourist, right. Accidental tourist ang sabi natin dito. Mm. Well, anyway, nakikita kung gusto niya talaga refund. Refund, sir. And naghahanap talaga siya na wala siyang kasararan kundi sa travel agency. Mm-mm. Alright? Maaring gusto niya sabihin niyo sa travel agency, nagkaroon ng miscommunication, dapat yun nga, kung siya'y sumama sa group tour, mas malaking chance niya. Kasi group tour, babalik siya. Pero yung solo siya pumunta, eh, nagkaroon ng problema dyan sa immigration. Kung yan ay parang magkasama siya sa group tour, pabalik, at yung kanyang siguro may chance kung sa group tour. Mm. Ngayon, sabihin na natin, nakikita ko sa kanya, gusto yung sabihin, victim siya talaga at may kasalanan dito ang agency. Mm. Pero dapat malaman ni Retsi, kung nakikinig sa ating yan si Retsi, napapakinggan niya ako, hindi control ng travel and tours, yung panda. Kung anong utak ng immigration, iba ang immigration pag tumingin, ipaprofile yung sinasabing lalabas ng bansa. Maraming regatitos na hahanapin yan. In this case, nagtanong-tanong, ay walang masama kung tatatravel ka sa Hong Kong. Pero siguro dito nagkaroon ng conflicting statement yung boyfriend niya sa Germany. Pupunta siya ng Hong Kong. Wala siyang kasamang sponsor. Mag-isa siya. Mm-hmm. Baka kasi ang nangyari, ang kanyang boyfriend sa Germany, o fiancé, siya pupunta ng Hong Kong, red flag na yan sa immigration. Na posible, siya aalis, not really to go sa Disneyland, kundi pupunta ng Hong Kong, and eventually jump the direction sa Germany, which is dito, ang pagpaprofile ng immigration, sila nakakaalam yan. Now, doon naman sa taxi, parang pinapoint niyang CC sa immigration. I'm sorry, sa agency sa travel and tours. Ginawa ng travel and tours, kasi sabi niya, paano siya pasasama sa group? Eh, nasa Cebu siya. Ang ibig sabihin ng group, sama ka, pag alis mo, papunta ng Hong Kong, you belong to a group tour na binook ka ng travel and tours. Pagkatapos, hindi ka mag-isa, pati mga accommodation mo, isang bus lang kayo, iikot-ikot kayo, may tour guide, guided by the travel and tours. Malaki ang chance yung maaprobahan. In this case, mag-isa siya. So, mag-isa siya. Sabi niya, pinakikinggan ko siya, iba't ako sasama sa group tour. Eh, ako sa Cebu. Tama, so, walang kinalaman ng Cebu o Surigao o kung saan man siya ang galing Bukto. Ang ginag-uusapan dito, dahil hindi ka sumama sa group tour at kumuha ka ng personal na lapad mo, eh, personal siyang profile. Unlike yung sa group tour, makikita. Sa group tour kasi may itinerary na. Meron. Saan kayo, saan hotel kayo titira? Saan kayo, ano yung mga pupuntahan ninyo? Saan kayo maglilibot-libot? Ilalagay ka sa isang bus. And pag sa group tour kasi, parang manage. Pag ikay pupunta mag-isa, at hindi mo kasama, at hindi mo kasama yung principal mo. At ang principal mo sa Germany, at ikaw lang mag-isa mag-tour, yung mga tanong ngayon, naging red flag sa immigration. O, naintindihan mo itong si, ano, si Lurista. Naintindihan mo na, ma'am. Si Red Sea. Oo, sir. Ito yung naging nangyari sa iyo eh. Pre-no-file ka. In-interview ka ng immigration base doon sa kanilang nakikita na malaki ang chances mo na baka ikaw ay mabiktima ng human trafficking. Hindi ikaw mag-human trafficking. Ikaw ay mabiktima ng human trafficking. Pupunta ka sa ano. Malawak ang definition ng human trafficking. Hindi ikaw mag-human traffic sa sarili mo. Kundi ikaw ay mabibiktima ng human trafficking. O di naman kaya, eh, hahanay ka doon sa mga grupo na kung titingnan mo sa pilitan or hindi man sa pilitan, voluntaryo, trinafic mo, you belong to them. At pagkatapos, dadalhin kayo sa Europe. Hindi Hong Kong ang destination mo. Parang doon lang yung ano mo, jump off mo. Pagdating doon, susunduin ka ng grupo. Pagdating doon, itatraffic ka na sa iba't ibang lugar. So yun ang nakikita siguro ng immigration. Mas risky na
kasi una nakikita, Dubai ka nagtrabaho, okay naman yung passport mo. Eh nagtatanong sila, eh dapat ikay nagtatrabaho, sa halip magtrabaho, ikay nagtutur. This time magtutur ka, supposedly OFW ka. Although walang masama kung ikaw magta-travel, eh siguro kung OFW ka, tapos you belong to a group tour para mag-unwind. Talagang seryosong tour yan. So, pagkatapos medyo ako'y may, hindi naman sa, pag sinabing Disneyland, para sa bata yan, pamilya. Pag ikay mag-isa, kasama mong fiancé, sa edad natin yan, sa edad nyo yan, parang mukhang asiwa. Hindi dapat Disneyland. Si Mickey Mouse gusto mong makita, si Minnie, sino dyan, eh, hindi maganda, parang lusot para sa sa immigration. Nakuha mo, let's see. Okay, sir. Baka doon. Kasi kung sisisihin natin itong agency, sa agency kasi, feeling nila dahil lumalabas ka na sa bansa, ay nakakalabas ka naman, eh hindi nila control sa immigration. Di kaya? Ang immigration ang nag-offload sa'yo, hindi yung agency. Tama, sir. At dahil dyan kay Mickey Mouse, kay Minnie, at saka yung mga, kung sino man yung mga, ano dyan sa Disneyland, doon ka nag-aling. So, hindi kaya. Sir Ben, actually po, nasa kabilang linya si Ma'am Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Sige, ibigitaan muna tayo. Sige, kausapin muna lang. Siguro kung nakikinig si Dana Sandoval, ano? Apo. Mas naintindihan na lang pag medyo, alam mo naman kasi pag mga sa ano Department of Justice, sa ilalang Department of Justice, nandiyan yung mga immigration. Siyempre, may ugnayan din yan sa DMW, iba, sa Department of Migrant Worker. At siyempre, dito sa parting to, kabisado nila yung mga protocol, kabisado nila kung anong kalang hahanapin. Nablandi nila kung anong red flag. Bahala na si Dana masasabi niya. Okay, sir. Sige po. Okay po. So, Ma'am Dana Sandoval, magandang umaga po, spokesperson ng Bureau of Immigration. Good morning po, ma'am. Good morning po sa inyo, kay Betsy po, at kay Sir Ben, salamat po. Napakalinaw po talaga nung pag-explain yan. I think a lot has been covered already during the discussion po kanina. Apo. So, ayun po, ma'am, no? So, siguro sa part lang po ng Bureau of Immigration, no, na manggagaling din po sa inyo, na si Ma'am Retsi po ay naiintindihan niya naman po yung sinabi ni Sir Ben. But I think it's better po na Ma'am Dana na i-explain po natin sa kanya yung sa part ng immigration kung bakit po siya na-offload po. Sige po, ma'am. Yes, tama po yung nabanggit ni Sir Ben during po ng, although I would have to get po siguro the finer details of this accident, pero during po the interview, from what I see po, nakakita po ng maraming red flags yung ating immigration officer. Kaya po nakita na mataas ang vulnerability na tayo po ay mabiktima pagdating po doon sa bansang pupuntahan dahil marami pong bagay ang hindi nagtutugma doon sa ating sinasabi at doon po sa mga nakikita, doon po sa dokumento, marahil na present po ng ating pabiyahe po na kababayan. Kaya po yun ay naging rason kung bakit po ang immigration ay hindi po napayagan ang kanyang biyahe dahil hindi po nakikita ang pagtugma ng documents po niya at ng kanyang purpose of travel. Siguro, ma'am, no, one thing na lang din, no, na banggit naman na lahat kanina, any advice po, no, sa mga gustong mag-tour, no, sa ibang bansa para maiwasan po nila yung ma-offload po? Sige po, Ma'am Dana. Yes, una po sa lahat, kung tayo po ay magbabakasyon, let's make sure po na talagang this is for tourism purposes only, no other purposes po, like transiting or going for other purpose po, like working. Kung turista po talaga, kung trabaho po talaga, at kailangan match po ang ating documents sa ating purpose of travel. If we are tourists, then we have tourist documents. If we are bound for wherever to work, hindi po pwedeng tourist muna and then later work po. And if we are going on a vacation, of course, it's always best to know po kung ano yung mga detalye ng ating biyahe. Hindi po natin dapat ipinapaubaya sa kung sino na ay ikaw na lang ang bahala sa lahat ng detalye ng biyahe nyo, biyahe ko, at pupunta na lang ako doon. You should be able to know and explain what you are going to do in the foreign country. Not just because of Philippine immigration, hindi lang po dahil sa
immigration ng Pilipinas. Dahil maaari din po tayo, may immigration din po sa ibang bansa at maaari po tayong matanong about these things. Doon naman po sa bansang pupuntahan natin, napakarami rin po tayong mga kababayan na nakoconsider as inadmissible, meaning hindi po tinatanggap ng port of destination yung kababayan po natin because of similar matters, inconsistencies po doon sa mga documentation niya at saka doon po sa mga sinasabi po ng individual. Detalye. Ma'am Dana, good morning po. Good morning. Ma'am, dagdag ko lang kasi isang ano po sa sinasite ni Madam, yung regarding daw po sa kanyang bank account. Na sinasabi wala siyang bank account, walang laman, at ang dala niya ay cash lang. For informational education na Ma'am Dana, please enlighten us siguro no, regarding po doon sa sinasabi niya na walang laman ang kanyang bank account. Possible po ba isa sa red flags po yon? It's not a make or break po. Halimbawa, ang pupuntahan mo ay nanay mo, kung kahit naman wala kang pangtustos sa iyong sarili, ay nandoon naman ang nanay mo that will support you. But it's one of the things that our immigration officers are looking out for. Tinitingnan po natin kung kayang sustentuhan ng individual ang kanyang sarili for the entire duration of the stay. Marahil po, during the interview, nakita may mismatch doon po sa kanyang financial capacity nung time na yon, nung siya po ay yung pangtustos niya po sa pang-araw-araw niya in Hong Kong, doon po sa actual length of stay niya doon. Kasi isa po yan sa tinitingnan, kung kaya mo po bang kumain ng tatlong beses sa isang araw during your vacation. If meron makita po ng immigration officer na hindi, then it prompts the immigration officer to ask more clarificatory questions. Na bakit ganon when supposedly tourism on kung tayo po ay iisipin natin to logically, ang turista po ay ang mga nagtuturista ay extra money ito. So mamamasyal ka, kakain ka sa labas, etc. So if makita na you are not able to support yourself for the entire duration of the day, then that's considered as a major red flag po sa ating mga immigration officer. So hindi necessarily yung bank statement po, but yung kakayahan mo na suportahan po ang sarili mo sa buong biyahe. Ayan. Yan, Ma'am Red, sinalinawan na po ba kayo dun sa mga naging dahilan? Kung pero yung 91,000 pesos, hindi pala enough, ma'am, sa 4 days and 3 nights. Sa agency na, yung binayad mo sa agency? Hindi, pera ko na lang. 7,000 yung cash mo. Dollar, opo. Kung baga yung show money. Oo, show money. Kasi yun ang sabi ng agency. Alam ko lang, di, paano ko na lang, no? Pero kasi nga, may mga factors talaga na kailangan i-consider. Kasi, kung baga, yung pera dito sa Pilipinas, saka pera sa ibang bansa. Kung baga, yung halaga ng mga, hindi pareho. Kaya pinalitan ko ng dollar, sir, eh. Yung 91,000 ko, pinalitan ko ng dollar. Gaya po na sinabi ni Ma'am Dana naman po, ma'am, no? Hindi lang yun yung naging dahilan. Yes, marami pa. Marami pa. So, hindi lang po yung dala niyong pera o ano, yun ang sinasabi po ni Ma'am Dana. Opo. Pero, yung Travels and Tours, ma'am, ask ko lang, nagsagot sila, nag-ano sila, ma'am. Saglit lang, ma'am, relax ka lang muna dyan. Ma'am Dana, maraming salamat po dun sa naibahagi niyo sa aming programa, Ma'am Dana. I'm sure maraming nanonood din po na, ayun. Sige po. Always welcome po. Salamat din po. Thank you po, ma'am. Sir Ben. Okay po. Ayan. Hello, Sir Ben. Ayan po. Wala pa. Okay. Siguro, anuin na din natin yung ano. Nagkaroon po ng pag... Yes, sir. Hello. Hello, sir. Hello. Yeah. Hello, sir. Okay, ganito. Anyway, na-explain na ni immigration si Dana. Ngayon naman natin na magkaroon ng usurpation of authority. So, yung sinasabi. Authority. Tanong nyo na lang kung naging malinaw ba kay dito sa complaint sa atin, kay Retsi. Kung naintindihan niya ba or satisfied ba siya or meron pa rin siyang kinanakit or gusto natin maintindihan kasi mahirap naman pumunta siya ulit tapos hindi niya nakuha yung gusto niya dahil nagpapitag siya. Gusto niya makuha yung siguro, I don't know kung ano, telling me sa Retsi, ano bang may tutulong talaga namin sa iyo? Ay, ano lang, sir. Wala man ako ano doon sa ano, sir. Paano ka namin matulungan ba? Yun lang ano ba? Sige. Yung refund lang, sir. Kasi ubos-ubos na yung pera, sir. Eh. Ayaw na magpadala ng fiancé ko. Tapos yung pera na yan, mabayaran ko yan sa kanya, sir. Eh. Kaya pangit naman na ano, nawala na yung pera niya na ano. Okay, ganito na lang, Richie. Hindi mo kasalanan, explain mo na lang doon sa fiancé mo. Alright?
Okay po. Parang yung pera mo ata, parang nanggaling sa kanya. Opo, sir. Tama? Opo, siya nagpadala ng pera sa iyo for travel. Sa so beginning nung kanina, pag-ungat pa lang ng programa, sabi mo, binigyan ka ng fiancé mo ng money to unwind, gawa nga ng stress na pag-a-apply mo doon sa trabaho mo. Tama? Opo, sir. Nga dahil marami mga kung anong rekiditos na nakita nila doon sa medical mo. Opo, sir. Eh, kaya naawa naman yung fiancé mo. Nakita ko, mahal ka ng fiancé mo. Opo, sir. O, ngayon, dahil mahal ka ng fiancé mo, nagpadala ng pera. I mean, very, ano yan, ha? O, nakikita ko naman na ang fiancé mo seryoso sa'yo. Bakit hindi mo na lang papuntahin ang fiancé mo rito? Mag-tour na lang kayo. Napakaraming magandang tanawin sa Pilipinas. Makakadagdag ka pa ng era sa tourism natin, sa mga taong paglilibutan ninyo. Nandiyan naman yung Bohol, nandiyan yung kung ano, Palawan, kahit saan mo pwedeng puntahan. Marami dito magandang tanawin. Pupunta ka ng Hong Kong, si Mickey Mouse lang makita. Daming matagadya sa gilid-gilid. Ano na lang, imbitahin mo rito, tapos makita niya na talagang sabihin mo, kung mahal mo ako, dito na lang tayo magkita. Pagkatapos, bago ako aalis, at least naman sabihin niya, hindi ka para makita mo, i-account mo. Okay. Lahat na ipinadala niya sa iyo, para hindi ka pagdudahan. Okay, sir. Hindi ganito okay, kasi, sir. Kasi siya, once a year lang kasi yung ano niya, sir, yung bang bakasyon niya, sir, na 1 month. So, nakapunta na kasi sa last year, August, so hindi na siya makabalik ngayon. So dapat, ang kasal sana namin, sir, is August 28. So ngayon, ang August 28, babalik na naman siya sa Germany. Eh, kailangan niyang bumalik sa kasal namin. So ang kasal namin, ang inano niya. So bumalik siya, tapos ngayon na year na naman siya, babalik, sir. Yun nga ang plano niya, pag hindi ako makatuloy doon sa Dubai, kasi kailangan ng process, sir, 6 months to 1 year papuntang Germany. So ngayon, sabi ko, naboboard ako kasi pinapahinga nga niya ako kasi 18 years ako nagtrabaho sa as domestic helper. So ngayon, naawa siya sa akin, mapahinga ka, pinag-resign ako sa Dubai. Okay, ganito, Richie. Bago muna yung mga usapan yung, ano, Richie, kung okay. Nakikinig ka, bago tayo mapunta kung saan-saan. Ito muna ang problema mo, hindi natuloy pagpunta mo. Mas alam ko, masama ang loob mo dahil nangyari kung ano, consistently nakita ng immigration. Kung hindi niya kayang pumunta rito dahil once a year lang ang bakasyon niya kung nagtatrabaho rin siya, so siguro, ano lang kayo lagi, mag-usap na lang kayo sa ano, video call. So, panahon niya, technology, hindi naman kapareho ng araw, sulat-sulat, tawag-tawag. May maraming ways to communicate, di ba? Explain mo na lang, kung talagang mahal ka na sinasabi mo, may balak magpakasal, huwag na kayo magpakasal sa Hong Kong. Kasi yung kasal mo sa Hong Kong, hindi valido yan. Magpapakasal ka pa rin sa Pilipinas. Di ba? Karamihan sa mga ganyan, show up lang yan para sabihin, kinasal, pumunta ng Hong Kong. Di ba? Opo, parang convenient marriage lang yun eh. Sa totoo, kung gusto nung talagang interesado sa'yo, yayain mo sa Pilipinas magpakasal. Opo, okay? Opo, pag once kasal kayo sa Pinas, eh bahala na siya doon na i-petition ka to become a German citizen. Opo, diba? Sir. Opo, sir. Huwag kayo magpakasal sa third party na parang third country. Either magpakasal ka dito sa Pilipinas or magpakasal kayo doon sa Hong Kong. Bakit ba natong patay rin na nag-uusapan? O, ganito na. Okay, sir. Anyway, nasagot ba natin to kahit mapapano? Nasabi ko sa iyo. Hindi na mas makikialam. Naliwanagan naman po siya. Opo, sir. Satisfied naman na siya, sir. Okay. Usap na lang tayo mamaya. Okay? Okay, sir. Para kung ano pa yung, huwag na natin pag-usapan sa air eh. Marami kasi mga marites din na interesado sa mga bagay. Basta't mahalaga yung problema o inilatag natin. Yung mga personal na bagay, personal natin pag-usapan na lang, Ratsy. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Natatandaan mo nung nandoon ka, tapos meron namang Swedish national na may sapat. Natatandaan mo yung tingin ng muso ko sa'yo. Tingin ng tingin sa'yo. Na. Yung sinisilip ka, tapos nasa likuran mo? Ayaw ko, sir, nun eh. Ayaw ko. Satisfied na ako naman dahil may sapak yun. Ibinigyan namin ng telecommodation, tapos nagwala pa yung pinalayas ko. Stick to the German national. Okay, Rufi? Thank you, sir. Okay, walang ano man. Thank you, sir. Ayun, naintindihan nyo naman, ma'am, yung sinasabi. No? Sabi nga ni sir, wala kang kasalanan doon. Pwede mong ipakita sa kanya yung ano mo, kung bang, anong dahilan kung bakit ka na-off. Alam naman niya, ma'am eh. Yeah, yun. Oo, pinaintindi ko sa kanya eh. Kung mahal ka niya, maintindihan ka niya. Nawa? So, yun.
Saka yung sa ticket na yan, eh, kumbaga pera lang yan, pero mababawi mo yan. Mm. Oh. Pero kumbaga yung pinagsamahan nyo ng boy, ng fiancé mo, yun yung mahalaga na isipin mo. Na hindi ka man natuloy, siguro may, there's always a next time. Yeah. Oh. At malay mo, hindi lang sa Hong Kong, di ba? Doon na mismo sa Germany. To satisfy lang din, ma'am, no, ng talagang ano mo, may binigay na statement po sa atin yung Cebu Pacific. Mm-hmm. O, ayon po sa Cebu Pacific, the refund only applies to canceled flights. Hindi naman canceled ang flight nyo po. The flight proceeded. Kumbaga natuloy po yung inyong flight. Hindi siya nakasakay kasi na-offload siya. Flight gets canceled due to weather. Yung act of God, ma'am, sinasabi, kung bumagyo, hindi maganda yung panahon, aircraft technical reasons, pag ganyan may refund. Opo. Sabi, refund also applies to medical case. Hindi nakasakay kasi nagkasakit. Passenger must present medical certificate stating not fit to travel, among few other requirements. Opo. In this case naman, ma'am, sa case nyo daw po, refund does not apply. Mm-hmm. So, malinaw po ba, ma'am? Opo. Na, yung sa inyo kasi nagkatuluyan yung transaction, yes. Kataon lang, hindi kontrolado ng ano, na-offload po kayo. Pero Ma'am Red C, ito pong statement ng Cebu Pacific, ano po siya ha, pertaining to the flight ticket, yun po ang sinasabi na hindi nyo pwedeng i-refund. Mm-hmm. Pero dahil gusto mo nga malinawan din kung pwede mong i-refund yung binayad mo dun sa mismong buong tour sa agency, susubukan nating tawagan yung agency niyo, ha? Huwag po kayo mag-alala. Ito pong sinabi ni Cebu Pacific, ulitin ko lang po, dun po sa flight ticket niyo. Okay. Hindi daw po kayong pwedeng ma-refund doon dahil, kumbaga, hindi nila kasalanan yung kung bakit, yung mga rason kung bakit ka na-offload. Okay po, Ma'am Red C. Meaning to say na flight ticket lang naman yung di ma-refund, pero yung iba mong binayad, syempre, package yan, or, di ba, syempre, buti nag-travel. Hindi daw ma-refund, sir. Oo. Susubukan natin. Susubukan namin, ha? Siguro, hindi na natin niyo on-air, pero tatawagan namin. Kung baga, kasi, parang kanina, sinabi na pinaprocess na raw, di ba? So, I don't know kung ano yung pinaprocess nila na 14,555, if I'm not mistaken. I-verify natin yes. Ha, kung may makukuha po kayo o wala. Oo, okay. Para at least hindi man lang kayo uuwi. Pero na... Pero sabi nga ni Sir Ben yayain mo na lang yung fiancé mo. Okay, magpapakasal na naman na kayo rito. Diba? Maraming magagandang tanawin dito sa atin. I-promote mo naman yung sariling atin. Kaysa doon, tama naman, si Mickey Mouse lang po makikita nyo. Dito po, ma'am, kahit walang si Mickey Mouse, tunay na Mickey Mouse. Ayaw ko sa kanya, kasi ang sabi niya, sa Hong Kong daw na marriage contract, madali lang daw lumabas kaysa Pilipinas. Tapos madali lang daw niya mabit-bit doon sa Germany para mag-process sa papel. Iba daw sa Pilipinas kasi abutan daw ng taon-taon. Hindi, pero kasi sabi niya nga, sabi nga ni Third World Country, bakit ba kayong pupunta sa ibang bansa? Hindi ko kasi alam, ma'am. Taga rito ka, ma'am. Dito mo pa kasalan, ma'am. Pilipina ka. O, di ba? Pilipina ka. Kuntira lang mahal ka niya. Dito nyo, dito kayo magpakasal. Para naman mamit niya yung lahat ng kamag-anak. Babalik man yun siya, ma'am. This year. Eh, ma'am, kasi sa Hong Kong, sino nga atin? Kayo lang dalawa. Eh, paano naman yung pamilya mo? Iyayain mo si ma'am tulad magninang. Ma'am, di ba? Mahilig ka magninang? Pwede ako pumunta. Kung saan po kayo, mahilig ako magninang-ninang. Pwede naman. Opo, para makadaupang palad naman yung pamilya. Di po ba, ma'am? Dali niyo po dito. Maiintindihan naman po kayo ni German National. Naiintindihan naman niya ako, ma'am. Naawa lang siya sa akin ba? Oo, kasi palagi na lang ako na-ano. Sa agency, papuntang airport. Tapos ngayon sa pera, wala. Sabi niya, malas ka talaga. Di naman. Di lang siguro, ma'am, laan para sa iyo. So, mayroong nakalaan para sa iyo. Yes. At least this time, guided ka na. Alam mo na yung tama, alam mo na yung para sa susunod, hindi ka na ma-offload. Yun naman po ang purpose ng programa namin, ma'am. Kaya, para sa susunod, hindi na maulit. Okay, kaya nga pinashare ko sa mga kaibigan ko kasi pag gusto nila, baka matulad sila sa akin. Panoorin nila. Tama po. Diba? Sabi nila, anuhin mo, panoorin namin kasi andun marami din sa Dubai na ganun. Actually, hindi lang sa mga kaibigan mo, ma'am, no? Sa mga nanonood po sa Bitag, marami silang natututunan. No, dito lang. Ikaw lang yung naging daan mo na maging topic natin. Kasi marami pong Pinoy no sa atin na nagbabalak talagang magbakasyon, mag-travel. At least ma'am, nung idinulog mo po sa amin, nagkaroon na sila ng idea. No, at nakausap natin yung immigration spokesperson na si Ma'am Dana at si Sir Ben po nagbigay ng kanyang panig. Sabi niya nga,
i-dinetalye na ni Sir Ben lahat ng red flags na sinasabi natin, lahat ng dahilan kung bakit ka po na-offload. So, naging lesson po, nakapagbigay tayo aral doon sa sa ibang mga kababayan natin na magpaplanong mag-travel sa susunod. Okay, ma'am? Okay po. Okay po. Oh, so, yun. Kahit pa paano, na ano, uuwi ka na hindi ka malungkot kasi hindi mo man ma-refund. Although, may natutunan ka. Opo, at yun yung, kumbaga, kaliwanagan. Di ba? Kung anong nangyari talaga sa iyo. Kaalaman. Kaalaman. Oo, diba? Yun ang mga halaga. Baka gusto mong batiin yung ano mong nanonood. Oo, baka nanonood si German. Para parinig nga ng sample lang. Paano kayo mag-usap, ma'am? Hello, my loves. Go to Morgan. Oh, parang... yung katulad yung nakaraan natin, may German tayo din complain at ano. Guten Morgen is, ano good po? Morning. Good morning. Good morning. Anong I love you, ma'am, sa German? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sabi niya. Sabi niya po, ha? Okay. Matanong kita, anong nagustuhan niyo po kay sir sa German national? Mabait siya, sir. Mabait. Oh, kita nga sa picture, alaga. Mukhang ano, tapos kung anong gusto mo, talagang ibigay niya. Mabait siya talaga nga namang ano. Galante siya ba? Pero minsan nga lang maano siya kasi pag gano'n, napalpak. Magagalit siya kasi pera niya, pinagtrabahuan niya yan. Ayun, pinaghirapan. Pero siguro, hindi naman siguro na, pag pinaliwanag naman ng maayos. Ay, hindi mo naman kasalanan. Hindi mo naman din kasalanan. Oh my God. Hanggang din lang tayo. Ikaw na mong bahalang kumausap sa kanya. Okay, usap na lang po kayo later. Usap kayo later po. Ipaliwanag niyo po yung pinaliwanag namin sa sa inyo, ha? Okay po. Din. Sige. So, ano, mamaya, siguro, pag ano, kausapin ka na lang ulit namin tungkol dun sa, ano, yung sa sinasabi ng agency. Para at least, di ba, hindi ka... Para naman may pangkape kayo ba? May kape kami dito. Bawal po kami. Oo. Ayun lang. Kailangan talaga nating linawin din kasi nagbigay sila sa amin ng ano statement na may refund processing. But, let's check later. Okay. Yeah, thank you. Okay, so ayan. So dito po nagtatapos yung sumbong ni Ma'am Resi. So higit sa sumbungan, imbestigahan anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak. Tatak Ben Tulfo. Tatak hashtag ipabitag mo.